Yan, shoutout nga pala sa mga tropa peeps natin dyan na courier. Okay, mga paps, welcome sa ating YouTube channel. Ito, papasok na naman ako sa trabaho. Dito tayo ngayon sa Las Piñas. So as usual, busy na naman yung kalsada ng Las Piñas. May gusto lang akong i-vlog ngayon. Pag-usapan natin kung worth it pa ba na gumamit ka ng isang lumang action cam ngayong 2020. Kwento ko lang tong gamit kong dashcam ngayon. Action cam. Ano to? SJ Cam 4000. Matagal ko na siyang hindi ginagamit. Naisipan ko lang na gamitin ulit. Tapos nakakita rin ako sa YouTube ng modded na SJ cam 4000 Wi-Fi. Bali yung microphone niya, pwede ka na mag-plug externally ng microphone sa kanya. Nung una kasi yun yung napansin kong hindi okay sa camera na to, yung pag-receive niya ng audio, kasi maliit lang yung microphone niya eh. Maliit lang yung built-in microphone. So yun, ginaya ko yung napanood ko sa YouTube. Tapos umorder na lang ako sa Shopee ng lapel mic. Ayan, maririnig nyo naman yung output ng audio. So okay siya para sa akin. Nakababa yung visor natin para maiwasan din yung noise galing sa hangin. Siyempre, unang-una, budget wise, kung meron ka naman sa bahay, kunyari lang, no, meron ka sa bahay na hindi ginagamit, parang ako, gaya nito, hindi ko siya nagagamit. Ginamit ko lang siya noon sa sasakyan. So sabi ko, gamitin ko nga para naman hindi sayang yung camera, kasi naluluma lang sa cabinet. Tapos yung settings nito, naka-on yung HDR at saka yung anti-shaking. Padaan po. Kung ako tatanungin, kung meron ka namang camera na naka-stack sa bahay, siyempre, gamitin mo na. Try mo. Tapos, pangalawang tip, meron ng technique para ma-modify mo yung audio ng camera mo. Kung gusto mong, kunyari, mag-vlog, o kaya gusto mo mag-travel lang, mag-rides, gamit tong action cam mo, habang nagsasalita ka, ayun, gawin mo yung external microphone niya. Tapos order ka na lang ng mic. O kaya pwede rin yung, may nakita rin ako ang ginamit niyang mic, yung headphone pang cellphone. Pwede din yun. Tapos kung wala ka namang action cam, kunyari nag-search ka, may nakita ka medyo luma, kaya kunyari ito, SJ Cam 4000 for sale. O kung may budget ka, siyempre ang hahabulin mong bilhin doon ka na sa mas bago, kasi may mga bagong features yon kumpara sa mga luma. Kung kaya naman ng budget, sige, bilhin mo. Pero again, kung nagbabudget ka, doon ka sa kaya ng bulsa mo. Ngayari, makakita ka ng, pero ngayon yung mga brand new na model ng action cams, marami ng bagong player dyan, marami ng bagong brand. Okay naman, nakikita ko yung mga review nila dun sa mga camera, okay naman siya eh. Marami na siyang bagong feature. Siyempre kung kaya ng budget mo na mag GoPro, di GoPro ka na, di ba? So yan, yung i-review na rin natin tong lapel mic na binili ko.
90 pesos to sa Shopee, kasama na yung shipping. Bali 50 yung mic, yung lapel mic. 40 pesos yung shipping. Sulit naman kasi ayan, naririnig niya naman yung audio output natin. Tapos naka mahaba rin yung cable niya. Siniksik ko na lang sa cheek pad ng helmet para lang hindi nakakaabala sa biyahe. Init ah. Ito yung laging ruta ko. Traffic. Ayan, common na sa Las Piñas yan. Dito tayo ngayon sa CAA. Tatagos tayo ng Parañaque. Para sa akin yun yung shortest route papuntang trabaho ko eh, sa Pasay. Kaysa mag C5 extension pa ako, mapapalayo lang ako. Ayan, shoutout nga pala sa mga tropa pips natin dyan na courier. Saludo ako sa inyo. Talagang umulan umaraw yung mga yan. Biyahe lang ng biyahe. Magkumita lang para sa pamilya. Minsan kahit gabing-gabi na, na may booking pa rin sila. Minsan may nakikita ako alas 11. Hindi ko lang alam kung galing talaga ng deliver yun. Nga pala mga paps, ingat sa pagkain-kain sa mga ano ha, pandemic ngayon. Alam nyo naman siguro kung gaano ka delikado magkasakit ngayon. Pero wala rin kasi tayo magagawa pag inabot ng gutom, di ba? Lalo kung wala kang bakon, nagutom ka, mahirap naman bumiyahe ng gutom. Pero syempre ingat din. Saka sana mag-normalize na no mga paps. Balik tayo sa topic. SJCAM 4000 yung camera natin. Hindi ko alam kung magkano siya sa market. Hindi ko rin alam kung may available pang brand new nito. Uy, ano to? Akala ko cameraman. Kagaw na yung stoplight pero nakastop pa rin. Isa rin to sa traffic na spot eh, dito sa ito na kasi yung pinakalabasan ng pagaling kang CAA pupunta ka ng Parañaque. Ito na yung pinaka connecting road nila. Daming mga riders, oh, daming mga courier. Medyo bilis na natin, malilate na ako. O nga pala mga paps, kung taga south kayo, mapadpad kayo dito sa Long Las Piñas, Parañaque. Sa Parañaque kayo magpagas, mura, mas mura siya. Huwag nyo nang antayin makaabot kayo ng Las Piñas. Maraming murang gas station dito sa Parañaque. Tapos ito, pinipinturahan nila ng blue ngayon. Yung, hindi ko alam kung ano ba yan, motorcycle lane parang sa EDSA. Wala pa naman nakasulat na motorcycle lane yung sa mismong sahig ng ano. Ngayon, parang sa EDSA. Wala pa naman nakasulat na ganun. Pero yung kulay niya kasi kamukha nung sa EDSA na motorcycle lane. Na hindi naman talaga motorcycle lang ang dumadaan. Marami pang dumadaan na 4 wheels doon. Isa pang nagandahan ako sa camera na to, wide angle siya. Ibig sabihin malapad yung nasasakop nung coverage niya. Kaya niyang kunin tong kaliwa at saka kanan yung, ayan ngayon kita nyo naman yung sakop niya, malaki. Pati yung ulap kita natin, diba? Meron kasing ibang camera na yung angle niya medyo maliit lang yung sakop eh.
Oh, so nga pala, naka ano to, naka-on yung high dynamic range, kaya magba-vlog din ako ng gabi. Pakita ko sa inyo yung output. Actually, hindi ko pa nakikita eh. Hindi matamlay yung magiging kulay niya, kumbaga, pag naka-on yung HDR mo. Bagal nito ah, padaan po. Kanan tayo dito ngayon. Kung may idea kayo kung magkanong presyo ngayon ng SJCAM 4000 sa market, i-comment down nyo lang kung magkano. Ang mangyayari, oh, bilis nun, oh. Delikado yung si kuya. Pwede ba sa kalsada tong ganito? Bawal yata ito. Tingin pa si kuya sa akin. Siguro kung makakita ako ng price na SJ, kunyari wala akong action cam, bibili ako ngayon. Tapos sa makikita ko sa market SJ cam 4000 wifi, siguro hindi ko siya bibilin kung around 2000 siya. Kung ako ha, ewan ko lang. Kung siguro hanggang 1.5 lang ako. Kung second hand, siguro 1,000. Pwede na yun. Pero 2,000 para sa isang second hand or brand new na SJCAM 4000 wifi lang na model, hindi ko na siguro papatulan. Eh bahala, kung for security purposes lang naman, kahit anong klaseng action cam, pwede na yan. Kasi di mo naman masasabi kung, di ba, kunyari, may mangyari sa atin, kunyari lang po ha, may mangyari sa atin mga paps, hindi natin inaasahan yan kasi aksidente nga eh. May mangyari sa atin, may mangyari sa katabi natin, at least may video tayo, di ba, na pwede nating kung saan man tayo mapunta, pwede nating ilaban, kumbaga meron tayong proof, lalo sa panahon ngayon. Proeba na labanan ngayon. Kumbaga may video ka, mas matibay na proeba 'yon. Kaysa yung sinasabi lang. SJCAM 4000 Wi-Fi. Naka 720p lang tayo ngayon. Na 30 frames per second lang. Hindi ko pa tinatry yung 1080p kasi sa ngayon maliit tong memory capacity ng ginagamit ko. Bibili pa ako nung tatry ko yung 64 o kaya kahit 32 gig siguro na micro SD. Yun, sobrang sapat na yun tingin ko kahit mag 1080p ka pa. Tapos yung power nito, wala na siyang battery, bali naka USB powered. Every time ipa-plug mo yung micro USB, kunyari may bank ka. Uy, nalito si kuya. Every time ipa-plug mo yung cable from power bank to slot ng micro USB port, magpa-power on yung camera mo. So yung bank ko ngayon nasa bag ko lang. Tapos naka-on yung high dynamic range. Yung anti-shaking naka-on. Bagal tong bus, overtake tayo. Right. Ayan,
Ay, nakarating din. So, paano mga paps? Maraming salamat sa panonood nyo at sana antabayanan nyo yung mga susunod nating i-upload na vlogs. So, again, kung ako sa inyo, kung may pera din lang, pag-ipunan nyo na yung mga mas bagong model. Pero kung short naman sa budget, pwede pa rin to. Subok pa rin ng SJ Cam 4000. So, paps, see you around. Susunod ulit. Peace out.